Mapuho tayo lahat. Secretary Mario Montejo, Secretary Aycona, Mrs. Elisa Bengson, family members of Dr. Fred Del Mundo, Dr. Mercedes Concepcion, national scientists and academicians, officials and employees of the Department of Science and Technology, national scientists in attendance, ladies and gentlemen, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming titulo at parangal na maaaring ikabit sa pangalang Fred Del Mundo. Sa kanyang pambihirang talino at katangi-tanging dedikasyon, tinahak niya ang landas ng pagiging pediatrician, scientist, guro, mananliksik at tagapagtaguyod ng pampublikong kalusugan. Subalit sa kabila ng kanyang mga naging tagumpay, nakilala natin siya bilang isang simpleng Pilipina. Higit sa lahat, isa siyang dakilang Pilipino. Hindi nagbulag-bulagan si Fred Del Mundo sa nasaksihan niyang realidad sa kalagayang pangkalusugan ng bansa nung siya ay estudyante pa lamang ng medisina. Nang mabigyan ng pagkakataong makasama sa panggagamot sa mga probinsya, namulat siya sa kakulangan sa atensyong medikal ng mga bata na marami sa kanila ang maagang binabawian ng buhay dahil sa mga sakit na hindi agad natutugunan ng kaukulang lunas. Ang karanasan niya ito ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon at determinasyon upang magpakadalubhasa sa medisina, partikular na sa pediatrics. Nakapasok siya sa pediatrics sa Harvard Medical School noong 1936. Hindi lamang bilang unang Pilipino, hindi lamang bilang unang Asyano, kundi bilang kauna-unahang ding babaeng estudyante sa nuoy panlalaki pang paaralan sa Amerika. Hinigitan niya ang pagtingin ng lipunan sa kanyang kasarian at pinagmulang bansa. Ipinakita nito ang kakayahan nating makipagsabayan sa mundo sa larangan ng medisina. Nagpakadalubhasa man sa ibang bansa, pinili pa rin niyang bumalik at maglingkod sa sariling bayan upang maihatid ang serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan sa liblib na lugar. Lumikha siya ng isang incubator na gawa sa Kawayan para gamit sa mga pamayanang walang elektrisidad. Ikinalugod po nating hirangin si Fred Del Mundo na mapabilang sa Order of the Golden Heart, Rank of Grand Collar, bilang pagkilala at pagtingala sa katangi-tangi niyang kontribusyon at serbisyo para iangat ang katayuan ng mga naisasantabing nating kababayan sa lipunan. Mula sa mga batang tumatahan dahil nalunasan ang karamdaman, hanggang sa mga magulang na napapawi ang pag-aalala dahil nagamot ang sakit ng kanilang sanggol. Mula sa mga doktor o nurse na piniling paglingkuran ng kapwa Pilipino sa kabila ng oportunidad sa ibang bansa, hanggang sa mga ipinapatayong libreng pag-amutan para sa mahihirap nating kababayan, maaalala natin ang kabayanihan ni Fe Del Mundo. Naratingman niya ang tuktok ng profesyon, hindi niya nakaligtang ipaabot ang serbisyo niya sa komunidad at isubsob ang sarili sa pagsasaliksik upang masugpo at malunasan ang maraming uri ng sakit. Pinatunayan niyang hindi kailangan may katungkulan sa gobyerno o maging matagumpay na negosyante upang makaambag sa pagunlad ng bansa. Hindi niya hinagad na magpakayaman at kumapit sa kapangyarihan. Tanging ang kapakanan at kalusugan ng mga bata at pamilyang Pilipino ang kanyang tinutukan. Sa ating pambansang scientist, salamat sa iyong dedikasyon na paghusayin ang kaalaman sa agham para paglingkuran ang mga nangangailangan. Salamat sa pagiging inspirasyon ng mga Pilipino na lalong magsumikap at magbayanihan at sa pagpapatunay na hindi hadlang ang edad o kasarian para maglingkod sa bayan. Sa pagdadalamhati ng bansa sa pagpanaw ni Fred Del Mundo, lalo naman pong tumitingkad ang legasyang ipinamana niya sa larangan ng medisina at pakikipagkapwa-tao. Sa paglisan ng isang Fred Del Mundo, maging hudyat sana ito sa pagsilang ng 1,000 pang Fred Del Mundo na handang gamitin ang dunong at talino para sa pag-ahon ng mga Pilipino at hindi alintana ang mga sakripisyo sa serbisyo publiko. Sa ganitong diwa ng pagkalinga at pag-aruga, sa kapakanan ng kapwa, laging mabibigyan buhay at hindi maglalaho ang pamana ng ating Grand Dame of Philippine Pediatrics and Medicine. Ang Pilipinang naging misyon ang wagas na pagbubukas palad sa kapwa na itinuring na sariling anak ang mga nangangailangan sanggol at bata at di kailanman pinagkaitan ng tunay na serbisyo ang sambayanang Pilipino. Hindi ko maangkin
na ako po'y nakipagdaupang palad kay Dr. Fred Del Mundo, pero tsak pong ang aking buhay, buhay po natin lahat ay sadyang napaganda dahil nagkaroon tayo ng isang Dr. Fred Del Mundo. Ulit, maraming salamat po, Dr. Fred Del Mundo.